Well, one lesson I've learned this day, including yung pagbabasa ko on the internet, on social media. It is an important lesson na you should also look for, you should always look for the right resources for any information. Kasi sa dami na ng information sa internet, kailangan ang pakikinggan mo lang is yung nakikita mong tama. Well, kahit sabihin mong sa mga celebrity, sa mga artista, may matututunan ka rin eh. Diba? Para hindi ka mabiktima ng fake news at hindi ka mag-detoxify ng maaga, yung digital detoxification. You should always filter the information you read from social media. Well, natutunan ko yun kasi doon ko lang napatunayan na yung mga inilabas na balita, yung mga news articles. Kasi nanonood ako ng Batang Quiapo, I'm a fan of BQ, Batang Quiapo. And then, sa dami ng naririnig kong ano ko sa YouTube and sa Facebook, yung mga article na yung kagaya nung kina Jaiho, na nakausap niya yung talent manager ni Bubbles o ni Ivana Alawi, yung si Perry Lansingham ba yun? O lumalabas, okay, na yung sinasabi nila na nag-last taping na si Bubbles o si Ivana, pero hindi pala yun. Kasi ang sinabi nung is kukunan pa lang. Kasi ang sinabi, may taping raw sila hanggang July 12. So, ang last taping day ni Ivana is July 12. So, exactly, yung pinalabas ngayon was taped or was shot from August 12 Friday, 11 Thursday, 10 Wednesday, 9 Tuesday, 8 Monday. So kung MWF yun, 8, 10 at saka 12. July 8, 10 at saka 12. So doon lumalabas na eksakto nung sinabi ng talent manager na Ivana na hanggang katapusan ng buwan. So eksakto. Eksakto, hindi nga daw tuloy eksakto, advance pa ng may isang araw pa. Kasi hanggang 31 yung July . So usually, sa mga buwan na walang 31, yung hanggang 30 lang sakto. So sakto. So minsan talagang maniniwala ka dun sa mga resource person. Kasi ngayon nga nasabi mo kanina na yung mga statement is nami-misinterpret. So, kung paano mo babasahin yun for the sake of views, for the sake of profit, mali naman ata na dahil lang gusto nyong kumita, magpapakalat kayo ng yung mga haka-haka, yung mga hypotheticals. Maling magpatawag ng hypotheticals kasi nagmi-mislead kayo ng tao. Kaya nga sinabing hypothesis hypothetical. Pwedeng tama, pwedeng hindi. So, yun lang yung natutunan ko. It's a lesson. And para sa akin, parang less ka mag-detoxify, parang digital filter dun sa mga nadidinig mo online. So, yun lang po.